Ang sigaw na manggagawa, taasan natin ng konti. It's called sharing. Share, share lang. Kung may puso po tayo. If I can do that, everybody else can. It's a matter of just mindset. Wag swapang. It's 16 pesos now per kilowatt hour in Cagayan de Oro. Magkano dito? 11? Mas mahal ang binabayaran nila doon. And yet, they are being paid only 306 pesos per daily wage rate. Please, please, Lord. Maawa naman po tayo sa ating mga kababayan. Ano po kayo sa Dole? Napapansin ko, sorry sa Sector Lagwes, mabago ka lang dito. Marami po sa mga alipuwers mo dyan, mga tamad. Minimum wage na meron tayo ngayon, kulang na kulang to. Nag-iikahos po ang marami sa ating mga manggagawa. In fact, meron po ako nakita na research article from Ibon Foundation na nagsasabi for a family of five to have a decent living condition, dapat po 1,161 pesos kada araw ang sahod. 1,161 pesos. Family of five meaning si tatay, si nanay, and then tatlong anak. Malayong-malayo po yan sa 570 pesos per day dito po sa NCR. Hindi po talaga kayang bumuhay ng decente, decenteng pamumuhay para sa isang pamilya with five members. Matagal na po ito nangyari at matagal na po nang ikaos ang ating mga manggagawa. Now, kung may pasa po itong pag-uusapan nating pagdagdag sahod sa ating mga manggagawa, makabulang pagdagdag sahod, Dole, meron tayong tinatawag na love and hate relationship. And you guys know this for a long, long time. Bakit love and hate? Minsan, napupuri ko kayo dahil umaction po kayo sa mga problema inilapit ko po sa aking program Montes sa radio. And kuminsan, napipikon po ako sa inyo dyan sa Dole dahil meron na nga tayong batas tungkol sa minimum wage, hindi po na-implement. Tamad po ang ilan sa mga kawani sa Dole na para inspeksyonet, siguraduhin na talaga na ipapatupad yung 570 pesos per day. Every single year, starting January up to present, yung pong aking action center, pila-pila po yung mga security guard, mga factory worker, nagreklamo dahil hindi na ibibigay yung 13-month pay. Bakit ganun? Kumbaga, gagawa-gawa tayo ng batas, eh yung batas pala na ngayon ay bungal, walang ngipin. So sana po, gumawa tayo ng batas ngayon, kung ano man ito, at dagdag sahod sa ating mga manggagawa, implementation is really very, very important. Kasi nga po, napakarami pa rin mga employer na hindi po sumusunod. Even while we speak, dyan po sa action center ko sa Mandaluyong, pila-pila pa rin po yung mga manggagawa natin na hindi po nabibigyan ng tamang pasahod. Maliit na nga po itong 570, hindi pa rin nabibigay. Walang benefits. Walang 13-month pay. Anong ginagawa ng ating Dole? Pagpupunta po ako sa Dole, Band-Aid solution. Action na ng Dole. And then what? Wala nang follow-up. So dapat may monitoring. Kung ano man po yung pag-usapan natin dito at nagkaroon tayo ng batas, increase, salary increase sa minimum wage, dapat po yung Dole at iba pang ahensya nating gobyerno magtulungan para ma-implement po. Maibigay yung narapat para sa ating mga manggagawa. Anong ginagawa ng National Wages Commission? Dapat every year ni-review regardless kahit na nagkaroon ng increase. Dapat after one year, reviewin kung tama ba yan. Makabulan pa rin ba yan? Kasi tumutugma pa rin ba yan sa inflation? Yun po yun eh. Isa pa, DTI. Tataas nga po yung sweldo ng mga manggagawa. Sasabay ng taas ng presyo. Wala din. Useless. Dapat, pag tumaas ang sweldo ng mga magagawa natin, yung mga presyo, mga bilihin, presyo ng bilihin, binabantayan. Para naman, ma-enjoy ng mga magagawa natin
yung increase na natanggap nila. Hindi yung nabigyan na kayo ng increase, tapos left and right naman, pagtaas ng mga unahin bilihin, wala din. Now, Dalit, I made a suggestion so many times in the past, at marami po sa inyo dyan ang sasabi, good suggestion. Yung mga panahon yun, broadcaster pa ako, pero hindi po na-implement. Ang sa akin suggestion po sana, Dele, maglagay po kayo ng karatula sa bawat workplace. At doon sa karatulang yun, nakikita po lahat ng magagawa kung magkano po ang minimum wage sa lugar na yun. Kasi po, marami po sa mga manggagawa, hindi alam nila kung ano yung minimum wage. Kung ano yung mga benefits nila. Dapat po may malaking karatula pagpasok pala ng mga manggagawa na sa lugar na yon kung ano ang kanilang maasahang minimum wage, ano ang kanilang maasahang benepisyo, etc., etc. And then nandun po dapat yung hotline na sinasabing hindi nasunod itong mga nakasaad dito na mga benepisyo nyo, sweldo nyo, etc. Tumawag kayo sa hotline na ito. Now, sasabihin niyo po sa akin noon, magandang idea yan. Eh kung magandang idea, ba't hindi niyo po ginagawa? Pangalaya, sasabihin niyo po, walang tao para ma-implement yun. Eh di kumuha po tayo ng ano, mag-outsource po tayo ng call center. At doon sa call center, tatawag po lahat na manalag para ma-accommodate lahat ng tawag. And I would tell you now na it will be by the hundreds. Kasi po sa action center ko, hundreds po ang pupunta araw-araw. At majority of those people na pupunta ay tungkol po sa sahod. So mag-hire po tayo siguro ng call center. At yung call center, magsusumbo ngayon, ibabato sa task force. At lastly, alam niyo po kayo sa Dole, napapansin ko, sorry sir, Secretary Lagues, mabago ka lang dito. Marami po sa mga alipuwers mo dyan, mga tamad. Totoo yan, saksakan ng tamad. Pinakatamad sa lahat ng tamad, wala nang tatamad pa. Although hindi naman lahat. Why? Tuwing meron po kami ilalapit na problema sa Dole dahil reklamo ng mga manggagawa, hindi nakatanggap ng tamang pasahod. Alam mo, ginagawa ng mga taga-Dole, ipinapasa na agad sa SENA, sa NLRC. At alam naman natin lahat, kapag napunta na sa NLRC ni Klamo, siyam-siyam na yan. So ang aking suggestion, siguro Mr. Chair, and this is something that we can talk about, na sa oras na mapatunayan, overwhelming po yung ebidensya na yung isang employer ng apo na manggagawa, hindi nagbigay ng tamang pasweldo, right there and there, kailangan mamultahan agad, maparusahan agad yung employer na yan. Hindi yung mga mediation pa. Pagkatapos hindi nagkasundo sa mediation, act na sa NLRC. Pag nanalo sa NLRC, sa Supreme Court. God damn. Marami po akong karanasan na nanalo na po yung favorite ng nagawa sa NLRC. Pagkatapos, babalikan ng NLRC yung kumpanya. It's either nagsarado na, nagpalit na ng kumpanya, nagpalit na ng pangalan, wala na ang mga asset, hanggang sa namatay na po. Ito, and I have records to support this. Nang kamatay na po yung mga manggagawa na nanalo sa NLRC, hindi natanggap yung kanilang ipinanalo sa NLRC. Bakit? Tamad ang Dole, tamad ang NLRC. In some cases, yung manggagawa pa na nanalo ang pinapahanap ng asset ng mga employer nilang dati. So in short, dapat po, may manggagawa pumunta sa Dole, kailangan doon pa lang po sa Dole, resolbahin nga, huwag na pala pumunta pa po sa NLRC. Bigyan na agad, patawa na agad ng multa yung employer na ng api na manggagawa. At isa pa, marami po akong natatanggap na sumbo, Mr. Leguesma, na yung mga taga-Dole, nagsumbong yung magagawa, nakalusot sa opisina ng Dole, pupunta inspector. Totoo po ito, sir. Pupunta inspector. Closed door meeting inspector,
sa loob ng opisina ng employer. Paglabas ng inspector, may dala-dala na pong folder. Anong laman ng folder? God knows who does not know. Pera. Kaya nga po dapat, pag nagtala kayo ng inspector Dole sa mga kumpanya, dapat walang bulsa. Yung mga, hindi nga, ginagawa ko itong biro, pero seryoso ako. At sana, Mr. Secretary Legresma, utusan niyo po yung mga inspector niyo, pag pumunta po sa inspection, huwag po close door. Dapat po pag-inspection, in plain view of all the manggagawa, transparent. Yun po yung gusto ko mangyari. Nang sa gayon, magkaalamanan kung ano ba ang purpose ng pagpunta ng taga-Dole doon at kung ano bang na-accomplish niya. Yun lang po for now, Mr. Chair. Salamat po. I've seen through the years, nakita ko po sa aking sariling mga mata kung gaano ka hirap ang dinadaanan ng ating mga manggagawa at kung gaano kaliit ang pagtaas na kanilang sweldo sa ilang taon po ako na nervisyo bilang isang mambabatas. Yung sigaw po ng increase of minimum wage, matagal na po yan ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Bagamat ang pinakahuling minimum wage, legislated minimum wage na ipinasa ng ating gobyerno was in 1989 at 89 pesos per daily wage increase. And then we passed 6727, which was the creation of the regional wage boards. Ang nakita po natin, in my experience, mga kababayan, nakita ko po, with due respect sa regional wage boards, with due respect, dahil may mga kaibigan din po tayo dyan sa kanila, napakababa po ng mga increase nila at napakatagal, long durations, bago nila i-aksyonan ang problema na pagtaas ng bilihin, paghirap ng tao, pagsigaw ng tao ng konting disente man lang na sahod na ibigay sa kanila. Pag umaaksyon naman po sila, Secretary, my dear colleagues, napakababa. How much is the increases? Between 5 to 16 pesos. Sabi ko nga sa isang programa na in-interview po ako, hindi pa nga po tayo pwedeng makabili ng cornetos. Di ba yung cornetos na ice cream? Eh 20 pesos yan eh. Masaya ka na sa 20 pesos. Eh yung increase ng regional wage boards, hindi ka pa makabili ng ice cream. Hindi ka talaga masaya. Biro mo. Alam nyo mga kababayan, kawawang kawawa po ang ating mga kapatid na hindi po makaramdam ng disenteng buhay dahil sa napakababang wages. I'll give you an example, my dear colleagues, my dear friends. Dito sa Senado, unfortunately, we have contractual. How I wish I can make them all permanent. But the janitorial, the security guards, contractual workers po yan. Alam nyo ba na pinapayagan po namin silang matulog dito? Kami lang siguro isa sa mga ahensya ng gobyerno na pumapayag dahil may puso po kami, mga senador. Na pinapayagan po namin silang matulog dito dahil hindi po nila kayang umuwi sa kanilang sariling tahanan. Kung umuwi pa sila sa sariling tahanan, wala na po silang makakain. Wala na po silang mapapadala sa kanilang mga pamilya. Sa 570 pesos na yan na minimum daily wage. Kaya kawawa-kawawa po sila. Let's have a heart. Wala ba tayong puso? Dito, binatikos po ako no ako po'y naging pinuno ng Senado. Nagbigay po ako ng inflationary allowance. Ah, katakot-takot pong insulto na tabot ko sa online. Okay lang po. Dahil ako po'y head ng agency na to, I want to help as much as we can. At tumulong po kami. Kaya na yun, sana all. Sagot nila. Mga investors na yan ay pupunta sa Indonesia, pupunta sa Malaysia, pupunta sa Singapore at Vietnam. I did my own little research just for the information of the Dole and my colleagues, ating mga kababayan na nakikinig po na yun. Ang Indonesia, which is the favorite destination of foreign direct investments. Now, darling of the foreign direct investments, they increased their minimum wage from 4.6 million rupiah to 4.9 million rupiah this year alone from 2022 to 2023. Anong katumbas po niyan? Ang katumbas po niyan in pesos is 18,545 a month in Indonesia, which is 842 pesos a day.
Bakit ang dami mga investors sa Indonesia na pumupunta? From China, umaalis, pumupunta doon. Kaya nilang 842 pesos a day. Malaysia, 1,500 ringgit ang kanilang monthly wage. That is 18,796 or 854 pesos per day ang Malaysia. Singapore, siguro wag na natin banggitin kasi mabubuang tayo sa Bisaya, mabubuang tayo sa laki ng Singapore. Singapore is 54,000 pesos a month minimum wage. That's 2,486 pesos a day. And now you're wondering why ang dami-dami Pilipino pumupunta sa Singapore para magtrabaho. Dahil mas malaki po, nakatakot-takot ang sahod nila dun kaysa atin. Vietnam, yan ang ating katumbas. Yan daw ang palagi nating karibal sa sports, sa negosyo, sa investments. Mas mababa nga po ang Singapore sa atin. Their minimum daily wage is 511 pesos a day. But that is across the board. I'm sorry, Vietnam. Vietnam po ito. This is across the board, 511 pesos. Pero ito po yung difference sa kanila. Wala po silang kaltas sa pag-ibig. Dahil libre po ang pabahay dyan. Communista yan. Remember, they're a communist country. Masyadong mababang presyo ng pagkain dahil komunistang bansa yan. At wala din silang kaltas na PhilHealth dahil libre po ang pagamutan dyan. It's a communist country. Tayo, I'll tell you, kaltas ng pag-ibig, kaltas ng PhilHealth, kaltas ng SSS, ang naiiwan na po sa ating mga kababayan from 570 pesos is 525 take home. 45 pesos ang binibigay mandatory ng empleyado. So mas maliit pa, hindi pa 570 pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay 525 pesos lamang. Ilagay po ninyo ang inyong sarili sa 525 pesos. Siguro magsusuicide na po kayo dahil dito siguro nakatikip na ng masasarap, hindi na makakabili ng Jollibee, hindi na makakain ng masarap. Pero yan ang pinagtsatsaga ng milyon-milyon natin mga kababayan. Yan ang katotohanan. Now, mga kapatid, yung 525 din, pag Metro Manila lang yun. Hindi pa natin pinag-uusapan sa amin sa bukid nun. Magkano ang regional, ang pinasa ng regional wage boards? 390 pesos po. For non-agricultural. For agricultural, 378 pesos. Sa BARM, it is 316 pesos for non-agricultural and 306 pesos for agricultural. Ngayon ang tanong ko, yung presyo ba ng bigas doon ay mas mura kaysa presyo ng bigas ng Metro Manila? Hindi po. 36 pesos din po per kilo ang bigas doon. Yung karne, ganun din ang presyo. Yung pagbayad sa kuryente, mas mahal pa po sa Metro Manila, ang probinsya. I'll tell you now, it's 16 pesos now per kilowatt hour in Cagayan de Oro. Magkano dito? 11? Mas mahal ang binabayaran nila dun. And yet, they are being paid only 306 pesos per daily wage rate. Please, please, Lord, maawa naman po tayo sa ating mga kababayan. Ngayon, nagtataka po tayo sa SWS survey, 51% of Filipinos feel poor. Of course. 51% of the Filipinos feel poor. Ang ramdam po nila ay mahirap po sila. Dahil siyempre kung iuwi mo naman ba naman ay 520 pesos a day, paano mo sasabihin na mayaman po kayo? Hindi aasenso ang ating bansa. I'd like to remind everybody that we have already reached as high as 7.6% GDP growth rate. One of our highest since 1976. Pero inflation rate natin, it started the start of the year at 8.7% inflation, bumaba lang po ng 6.6%. Pero hindi po yan, hindi po bumaba dyan yung pagkain, hindi po bumaba dyan yung kuryente, hindi po bumaba dyan ang presyo ng tubig. Ang bumaba dyan ay iba't ibang mga inflationary rates ng mga industriya, like for example, kabilya, semento, yan ang bumaba. Hindi naman kinakain ng mamamayang Pilipino, manggagao Pilipino, ang semento at kabilya. Kaya, mga kababayan ko, ang sigaw ng manggagawa, taasan natin ng konti. It's called sharing. Share, share lang. Kung may puso po tayo. And,
Baka sabihin naman, alam mo, napaka-controversial mag-file ng legislative wage hike. Kaya nung final ko po, ang daming tumawag sa akin, daming nag-text sa akin. They say, mawawalan ka ng mga kaibigan na mayaman. Pero alam mo, mga kapatid, na nakikinig po sa atin na yun, marami rin pong nagawang hakbang ang Senado para sa ating mga mayayamang mamayari ng mga kumpanyang ito. Those were pro-business measures. To those businessmen who are listening now, those were pro-businessmen measures, pro-business. Na yan, ang akala po namin, ay sana naman, dahil may mas malaki po kayong income, ay sana maibahagi niyo po ito sa ating mga kababayan. Di ba po? Na yan, napapanood ko sa TV, corporate income tax ng bankong ganito-ganito reached the pre-pandemic levels. Now, 25% pre-pandemic levels ang increase. Ang korporasyon na ito, bawing-bawina, sobrang napakaraming income sa buong Pilipinas, lalo na sa top 1,000 corporations. It's about time that we share. I'm sure Secretary Laguesma is also has the heart for the poor and our workers. It's now time to look at them in the faces and say, let us now share the blessings. Bakit po? Kung hindi po tayo mag-share ng blessings, and I've said this before as my warning, if there was no visa restrictions, kung wala pong restriksyon ng ating pasaporte na makabiyahe sa ibang bansa at makatrabaho doon, halos kalahati ng ating kababayan na manggagawa ay lilipat na po ng bansa at trabaho sa ibang bansa. Dahil mas mataas po ang sweldo nila doon. Biro mo nung isang gabi na panood ko yung taga-Sudan, isang ale, isang nanay. Sabi niya, happy po kami dito, Ma'am Karen. Ini-interview ni Ma'am Karen. At least dito po, nakaka $1,200 po ako dito buwan-buwan. At ako po ay masaya dito. Biro mo, nagbubuhis buhay sa Sudan. Dahil lang sa 60,000 pesos. Magbubuhis ka ng buhay. Pupunta ka sa malayong lugar. Wala, hindi nyo po kasamang pamilya ninyo. At para lang sa 60,000 pesos. May gera pa. Eh mamamat na. Dami na. Tamaan na nga ng isang araw. May sunog na manggagawa natin doon. Kaya, that is my warning. Galing ako ng New Zealand. Gentlemen, ladies of the Dole. In New Zealand, kausap ko, mga cattle workers, Pilipino, nagkakape po ako, may Pilipino senator, papicture sila, saan kayo nagtatrabaho? Tinanong ko sa kanila. Sila po ay nasa dairy farms. Ang iba taga Bukidnon, ang iba taga Visayas, mga Bisaya. Alam niyo po magkanong income nila? I couldn't believe my eyes. Sabi ko, baka yun yung umuwi sa atin. Eh sir, ba't kami uuwi? Eh dito ang bayad sa amin, minimum wage, $3,000 a month. $3,000 a month para mag-alaga ng baka. Alam mo magkano natatanggap ng nag-aalaga ng baka dito sa ating bansa? Mabuti sana kung may 10,000 yan. Buwan-buwan. 10,000 lamang. Eh talagang kung may passport lang yung mga taga-bukid no na buhay at saka taga-masbate, lilipat ng New Zealand lahat yan. And what is going to be left with us are unskilled labor. That's the truth. It's happening now. It is so difficult to hire good people. Many companies have been complaining. Pupunta na sila sa AI, artificial intelligence. Kaya yung naging hearing din ng isang araw. Dahil yung mga call centers, naging artificial intelligence na lang po sila. Computer na po sumasagot. Dahil yung mga call center agents natin, ay nag-abroad na rin. Nag-abroad na rin. Wala na po tayong nurses. Wala na po tayong doktor. Eh sino namang magbabayad ng nurse at doktor dito na napakababa? Pupunta na lang po sa England. Open invitation in Europe. If you have a passport, you work with us. That's the whole truth. So I will end this by saying, my dear colleagues, my dear friends, I think it's about time we share. We did our job to help the business sector. Tinulungan po namin business sector with pro-business legislation. We did our job also. Ginawa po natin lahat. Yung tinatawag natin non-fiscal incentives sa mga ating mga gawa. Ano ginawa po natin? Income tax exempt na po ang daily wage earner. Pero may kaltas pa rin. Hindi po... Yung sinasabi natin 570, hindi walang katotohanan yan. 525 lang natatanggap nila. Kaya, ang sagot po natin dyan, itaas naman po natin ang sweldo. Of course, taking in consideration, pinag-usapan na namin ito ni Senator Jinggoy, yung MSMEs. Na yung micro, small, and medium enterprises, pwede po natin gawin na graduated, gawa po tayo ng formula.
But they still need an increase. Dahil itong MSMEs, I'm an MSME. I am a medium scale operator. I'm a medium scale businessman sa industrial ice plants. I give them more than minimum wage in Cagayan de Oro and Iloilo. They get more than minimum wage and I give them 15-month pay. If I can do that, everybody else can. It's a matter of just mindset. Wag swapang. Mamigay tayo sa mga empleyado natin. Bakit? Lalong gaganahan mga yan. Lalong gaganda po ang kanilang loob, kaloobin sa pagtrabaho at lalo po sila maging produktibo. I bet you my life on that. Bigyan natin lang sila ng decenteng sweldo. Yun lamang po, Mr. Chairman, and I hope we can move these bills in dispatch para maipasa po natin. Ito po ay magiging napakagandang advance Christmas gift natin sa ating mga manggagawa. Maraming salamat po, Chairman. Thank you, Mr. Senate President, for that enlightening opening statement.